Here is our verse for tonight, 1 Samuel, verse 31 to 26. Good evening, everyone. Hi. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening. Good evening. Big shout out of blessed Thursday to our Red Talks family from our home in Taguig to your home in the whole of Metro Manila, in the whole of Luzon, Visayas, and Mindanao. To all of you watching abroad all over the world, blessed Thursday, Red Talks Kwentuhan po tonight here in our online Bible study, our humble Bible study we called Red Talks. Magandang gabi po and welcome to our episode 8. Nako, i-comment po natin dyan, episode 8. And once again, we encourage you mga kapatid to make this night, tonight, as always, an intimate and personal when you talk to us horizontally and you speak to the Lord vertically. Wow, I'm sure we will have a very fun night because we will once again talk to our Lord and speak to Him and seek Him. Because tonight we have a very, very rich story. Tonight, may I call on the member of our team. Members lang, ano? Member lang. May I call on Brother Mel to pray for us. Magandang gabi po sa inyong lahat. So, nasa episode 8 na po tayo ng
but God, ano? And then nakita niyo na ba meron na po ba kayong ano, tatanungin ko po, meron na po ba kayong ano na nawala ang isang bagay sa inyo pero na-recover ninyo? Lost and found, parang ganon. Ito po ang pag-uusapan natin ngayon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Let us pray. Lord, maraming salamat po sa gabing ito. Patuloy po kaming lumalapit sa inyo na may kababang loob. I pray na sana, Panginoon, ay patnubayan mo kami sa gabing ito. Ituro mo po sa amin, bigyan mo kami ng wisdom kung ano yung dapat naming matutuhan, Panginoon, sa episode na ito. Lord, nadalangin ko yung speaker tonight, especially yung mga nakikinig, Panginoon, at yung aming connection, yung mga aming signal sa bawat bahay namin, Panginoon. Lord, sana po ay patuloy naming makita ang iyong banal na pagpapala. Salamat, Lord, sa isa pang pagkakataon na magkakaroon kami ng kwentuhan. Pagkukwentuhan ka namin sa ganito. In Jesus' mighty name, amen. Wow, amen and amen. Ready na po ba kayo? Let's move on by singing a worship song to our Lord. Tawagin na si nanay, tawagin na si tatay, tawagin na si ate at kuya, mga best friends, boyfriends, uncle and auntie. And let's make this song intimate and personal. How great thou art. Good evening po once again sa inyong lahat and welcome to our episode 8 of But God series. And the title for tonight, mga kapatid, is But God Recovers. Pakitype po natin dyan, recovers. Pero ang tanong ko, Sister Carolina, ang tanong ko, Sister Marcia, ang tanong ko, Sister Anna Pin, Sister Alma, Sister Jean, bakit ba tayo nagre-recover? Ano ang punto sa buhay mo na meron kang nire-recover? You will recover only something if you lost something. Right? So the first question for tonight is, who among you out there who works out of town, wherein, sino po dito ang mga bumibiyahe na iniiwan ang kanilang pamilya na habang naghahanap buhay sila ay naiwan ang kanilang pamilya, ngunit sa kanilang pagbalik they found out that their families are stolen, their properties are stolen, everything that you work for all your life are lost. Tonight, mga kapatid, our topic is all about the story of a man, the King David. A story of David in the place of Siklag. I-type nyo dyan yung word na Siklag. It is a very, very important place na nagkaroon po dito ng mirakulo na pwedeng mangyari sa buhay mo at sa buhay ko sapagkat ito po ay nangyari sa buhay ni David. Do you want to recover what was taken from you? Do you want to harvest in excess while recovering what was taken from you? Tonight, but God recovers. Tonight is your night because tonight is about recovering what you have lost. And as the process continues, as you recover, there will be an excess. Meron ka pang makukuha from nothing is missing to additional harvest. Wow! Napakaganda po ng ating topic for tonight. And may I call on Brother Mel to read the verse of 1 Samuel 31 to 26 in Tagalog. Mind you, mga kapatid, there are 4 parts
sa babasahin ni Brother Mel. At makinig po kayong mabuti sapagkat napakayaman ng istorya ng ating mahal na Haring David. Brother Mel? Okay, so basahin po natin yung sa Samuel 30, no? 1-26. Yung Tagalog version. Sinalakay ni David ang mga Amalekita. Nakarating si David at ang kanyang mga tauhan niya sa Siklag ng ikatlong araw. Sinalakay ng mga Amalekita ang Negev at Siklag. Sinunog nila ang Siklag at sinilusob nila ang Siklag at sinunog ito. Inihag nila ang mga babae at ang lahat ng tao dito, bata man o matanda. Walang pinatay kahit isa, pero binihag nila ang mga ito sa kanilang pag-alis. Nang makarating si David at ang mga tauhan niya sa Siklag, nakita nila ang nasusunog na ang kanilang lugar at ang kanilang mga asawa at anak ay binihag. Kaya si David, okay. Kaya si David at ang kanyang tauhan nila ay umiyak ng husto hanggang maubusan sila ng lakas dahil sa pag-iyak. Kasama sa mga bihag ang dalawang asawa ni David na si Ahinoam na taga Jezreel at si Abigail na taga Carmel na byuda ni Nadal. Sobrang nag-alala si David at dahil masama ang loob ng kanyang mga tauhan sa pagkabihag ng mga asawa at anak nila at balak nilang batuhin siya. Pero pinalakas siya ng Panginoon sa kanyang Diyos. Kaya sinabi ni David sa paring si Abiatar na anak ni Ahimelech, dalhin mo sa akin ang espesyal na damit ng pari. Dinala ito ni Abiatar sa kanya. Nagtanong si David sa Panginoon, hahabulin ko po ba ang mga sumalakay sa amin? Mananalo po ba sila? Matatalo ko po ba sila? Sumagot ang Panginoon, oo, habulin mo sila. Siguradong matatalo mo sila at maliligtas mo ang mga bihag. Kaya lumakas si David kasama ang 600 niyang tauhan at nakarating sila sa lambak ng Bezor. Nagpa-iwan doon ang 200 niyang tauhan dahil pagod na sila para tumawid sa lambak. Pero nagpatuloy si David sa paghabol kasama ang 400 niyang tauhan. Nakita ng ilang mga tauhan ni David ang isang Ehipsyo sa bukid. Dinala nila ito kay David at binigyan nila ito ng tubig at tinapay. Binigyan din nila ang Ehipsyo ng kapirasong tuyong igos at 2 tumpok ng pasas dahil 3 araw na siyang hindi kumakain ni umiinom. Pagkatapos niyang kumain, nanumbalik ang kanyang lakas. Tinanong siya ni David, sino ang amo mo? Taga saan ka? Sumagot siya, isa po akong Ehipsyo at alipin ng isang Amalekita. Iniwan ako ng amo ko. 3 araw na po ang nakakaraan dahil nagkasakit ako. Bigla po kaming sumalakay sa mga Kareteo at sa Negev, sa lupain ng Huda at ganoon din ang katimugang bahagi ng Negev sa tirahan ng mga angkan ni Caleb. Sinunog din po namin ang Siklag. Nagtanong si David sa kanya, masasamahan ba kami sa mga taong bumihag sa pamilya namin? Sumagot siya, opo, kung maipapangako ninyo sa pangalan ng Diyos na hindi niyo ako papatayin o ibabalik sa aking amo, sasamahan ko po kayo sa kanila. Kaya sinamahan ng Ehipsyo si David sa Amalekita doon. Nadatnan nila ang mga Amalekita, nagkalat at kumakain, umiinom,
kakasayahan dahil marami silang nasamsam sa lupain ng mga Palisteo at Yuda. Sinalakay sila ni David at ng mga tauhan niya mula sa paglubog ng araw hanggang sa kinagabihan ng sumunod na araw. Walang nakatakas sa Amalekita maliban sa 400 kabataang lalaki na sumakay ng kamelyo nila at tumakas. Nabawi ni David ang lahat ng kinuha sa kanila ng mga Amalekita pati ang dalawa niyang asawa. Walang nawala, bata man o matanda, lalaki man o babae, o kahit ano sa mga nakuha ng mga Amalekita. Nabawing lahat ni David ang mga ito. Pagkatapos nakuha niya ang mga lahat ng tupa, baka, at pinauna ng mga tauhan niya ang mga hayop na ito sa harapan ng iba pang mga hayop habang sinasabi ito ang mga samsam para kay David. Nang makarating na sila sa David sa lambak ng Bero, sinalubong sila ng 200 tauhan na hindi nakasama dahil sa sobrang pagod. Lumapit sila kay David sa kanila at binati niya ang mga ito. Pero may sama-sama at walang silbing mga tauhan na nagsabi, hindi sila dapat bigyan ng bahagi ng nasamsam natin sa Amalekita dahil hindi naman sila sumama sa atin. Kunin na lang nila ang kanilang mga asawa at anak nila at umalis na sila. Sumagot si David, mga kapatid, hindi tama iyan. Huwag ninyong ipagdamot ang ibinigay ng Panginoon sa atin. Iningatan nila tayo at tinulungan. Nagtagumpay sa ating kaaway. Sino sa tingin ninyo ang makikinig sa inyo? Dapat bigyan ang lahat. Pareho lang ang bahagi ng mga pagpaiwan para pagbantay sa kagamitan at sa mga sumama sa labanan. Ang tuntuning ito ay ginawa ni David para sundin ng mga Israelita at ipinatutupad pa rin ito hanggang ngayon. Nang dumating sila sa Siklab, pinadalhan niya ang ilang bahagi ng mga nasamsam niya ang mga kaibigan niyang na tagapamahala ng Juda kasama ang mensaheng ito ang regalo ko sa inyo galing sa mga nasamsam namin sa mga kaaway ng Panginoon. Ipinadala ang mga ito sa mga sumusunod na bayan, Bethel, Ramoth Negev, Hatir, Aroer, Sipmot, Rakal at mga bayan ng mga Heramelita at mga Kaneo sa Horma, Bor Asan, Atak, Herbon at iba pang mga lupain sa kanilang napuntahan. Wow! Thank you, Lord, for your word. And mga kapatid, medyo mahaba po yung istorya because we don't want to cut it because you might miss something in the richness of the story. It is 1 Samuel 30, 1 to 30. But there are 4 parts of the story. So here comes David coming from another place at 3 araw silang naglalakbay at gusto na nilang makauwi sa kanilang pamilya. At pagdating nila sa bayan nila ng Siklab, doon after 60 miles of travel, they miss their family and they are so hungry. Yet when they arrived, they found out that the Amalekites, itype po nyo dyan, Amalekites. Amalekites are enemies of the Lord. Okay? Ito po yung kumuha sa pamilya ni David. My first question earlier is, mga kapatid, parallel to my story and to your story, what is to be recovered?
How do you describe the story of David? This story, mga kapatid, I feel, I think, David is having a very bad day. Ang team song ni David at that time is, I'm having a bad day. Mga kapatid, sometimes, you and me, kung nag-aaral pa kayo, estudyante kayo, ang feeling nyo, I'm having a bad day in school. I'm having a bad day with my husband. But today, we are talking about a bad day that is a worse day. People like you and me, we describe bad day as if you lost your job, that's a bad day. When your rep is empty, kung walang laman ang refrigerator, you're having a bad day. Rent is delayed for 2 months and the landlord is knocking at your door, that you are having a bad day. You lost your job and someone really you dearly love, medyo namatayan kayo. Worst day perhaps, no, mga kapatid? Ito pa, sa mga nanay at tatay. Sa mga nanay at tatay, no? When you found out that your husband is cheating on you, you're gonna have a bad day. But David here, when he arrived in Siklag, in the first part of the story, this is a rock bottom bad day. Isulat mo dyan, Sister Marcia. Isulat mo dyan, Ate Elsa. Isulat mo dyan, Sister Jane. Brother Julius, Kuya Jojo. David is having the worst day of her life. You know, David, alam niyo po naman, no? David is one of my favorite character in the Bible because he runs or he chases the heart of God. Inaalam niya lagi kung ano ang puso ng ating Panginoon. Pero hindi naging ganun kadali ang pagiging hari ni David. Saul, yung hari previous to him, talagang hinaharang na maging hari siya, no? So, maraming pinagdaanan na si David. And yet today, we will talk about something that is unsolvable in the eyes of David, which brought him to weep. Ang sabi po dito sa verse 4, ang sabi niya, they wept until they could weep no more. Iyak sila ng iyak na wala ng luhang lumalabas sa mga mata nila. Because this is the worst day of their life. In the eyes of the people around David, this is unsolvable. Kung tayo po ay nasa sitwasyon na ganito, what will you do? You went out on a business trip at pagdating mo, nasunugan ka. You know, I remember my daughter Hannah, when she was about to graduate elementary in Cebu, mga kapatid, ano? Just to insert another story. They are going to have a baccalaureate. And I saw my daughter, she was very, very excited. For days, we've been out getting her new dress, getting new shoes, and a lot of outfit, no? Needed for a series of events in the school. And so the night before the baccalaureate, we have to prepare a lot of things. Series of events kasi po yung mangyayari before they graduate, no? The whole family is excited. I was on the phone with a lot of parents the night before that event. And I saw my children, they are very, very excited. Hindi na halos makatulog. But when I wake up in the morning, I saw my daughter crying and crying because I learned that she received a bad news. Guys, listen to this. A mini version of what happened to Job happened to the family of her classmate. Her friends, family, well known in the school. This family is, I would say, famous. At that night, they are living actually
in the southern part of Cebu, but they have to sleep overnight in the city because of the event that following day. But they had a fire. 7 members of the family died. At 5 po doon ay nag-aaral sa eskwelahan ng aking anak. One of that 5 children that died is a classmate of Hannah. Their house is burned. 100% of their life's work is gone, pati ang kanilang factory on one single night. This is a real tragedy. This is big. Mga kapatid, we are not related to that family, but even if I hear that now, there is a pinch in my heart. Talaga pong nalulungkot ako. And tonight's story of David is nothing different. Tonight, ang pagkukwentuhan po natin in episode 8 is but God recovers. Ano ba ang instant reaction mo kung sakasakaling mangyari ito sa iyong buhay? Ano po ang ginawa ni David in verse 4? Ang ginawa nila, umiyak sila ng umiyak. But during the time that they are mourning, their faith is not clouded but by any kind of fear. David, in verse 7 and verse 8, tingnan po natin yan, mga kapatid. Verse 7 and verse 8, ito po ang nakalagay. Mga kapatid, ang sabi po dito, verse 6, we start with verse 6, okay? Verse 6, mga kapatid, can you open that? David was now in great danger because all his men were very bitter about losing their sons and daughters. And they began to talk about stoning David. You know, pagka nasa sitwasyon po tayo na medyo mahirap ang sitwasyon, we try to blame someone, ano? But here, David was so composed. David found a strength in the Lord, his God. But God made David strong. On the way to recover, the first thing that happened is you need to be strong in God. And so tonight, I will teach you of the 4 things, mga kapatid, 4, sabihin mo 4. 4 biblical ways to handle the hard days. This is a hard day for David. But the first, but God strengthens David. Mga kapatid, David mourns. He acknowledged the problem, but his emotion are not clouded by his faith. The first thing that David did is to seek the Lord. Seek. Pakitype po natin dyan, seek. S-E-E-K, seek. David was now in great danger, but what he did? Mga kapatid. Then he said to Abiathar the priest, verse 7, bring me the ephod. Can you imagine? Moments after you weep, ang una niyang sinabi is, bring me the ephod. So Abiathar the priest brought it. Then David asked the Lord, naku, paki-underline niyo po ito sa verse 8 because this is the main verse for tonight and Brother Mel will talk about this later on. Then David asked the Lord, Lord, should I chase after this band of raiders? Will I catch them? In fact, they don't know kung sino talaga ang sumalakay. Kaya ang sabi niya dito, this band of raiders. Wow! Can you imagine that? In one instinct, anong ginawa niya? He seek the Lord. He kneeled down and asked the Lord. Naalala ko tuloy, no? Sa James 1:5, yung isang verse, napakaganda ng verse na yon. Paki-post nyo nga po yung James 1:5. If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you.
walang pwedeng tumulong kay David at that time. Okay? Pero ang sabi dito sa James 5:1-5, ito ay promise na ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng wisdom. At ito ang papunta rito sa verse 8 ng 28 ng Romans, ang sabi dito, and we know that in all things God works for the good of those who love him. Can you imagine? Kinuha lahat ng pamilya mo, pero inaasahan mo pa rin yung promise, Kuya Jojo, na ang promise ni Lord is that in everything God works for the good of those who love him. Naniniwala ka na ang pangyayaring ito ay merong kahihinatnan na magandang ending. David heard from the Lord. David heard from the Lord. At alam niyo po ang sinabi ng ating Panginoon kay David? Babasahin ko sa NLT. God says, yes, go after them. You will surely recover everything that was taken from you. Ang sabi po sa Tagalog, ang salita ng Diyos, at sinagot siya ng Panginoon, habulin mo. That is the first answer of the Lord. Habulin mo. I-type niyo po dyan, habulin ninyo. Sapagkat tiyak na aabutan mo at tiyak na maiiligtas mo. But God recovers. Napakaganda po dun sa NIV. Tingnan nyo, pakipost po natin, Sister Larny, yung NIV. Ang ganda, Sister Myra. Okay? Sabi sa NIV, pursue them. He answered, you will surely overtake them and you will succeed in rescue. Wow! What a promise! Alam niyo po mga kapatid, kailangan lahat ng promise ng ating Panginoon, binabalik-balikan po natin sa Biblia. Kung meron kang problema, ikaw at ako, gano'ng kabigat yan? Ang sabi po dito, pursue them. That rescue, definitely, you will win. Meron pong isang Bible version, no, na WEB, ang sabi dito, the Lord God answered him, and he said, pursue, for you will surely overtake them and without fail recover all. This rescue mission is a recovery mission. David heard from God. David seek God. Yes, he mourned, but the first thing that he did is he seek God. But God strengthened David. But God replied to David. He inquired, but God replied. Inquire to reply. You don't reply right away. You don't respond right away. But you inquire of the Lord first before you reply, before you respond. And this is what David did. Mga kapatid, napakayaman po ng istorya. Ang sabi ng Lord, pursue them, overtake, recover all. God moved because David seek him first. So upon hearing from the Lord, wow, ang sarap pakinggan, ano? Upon hearing from the Lord, kayo po ba, when was the last time you heard from the Lord? Okay? Ang sabi po dito, some of the people na kasama ni David, hindi convinced, no? Reality check tayo, hindi na natin aabutan. Malamang patay na yung mga asawa natin. Kasi, mga kapatid, number one din, yung thought life natin, yung pag-iisip. No? In 2 Corinthians 10:5, alam mo, babatuhin na si David, di ba? Doon sa verse 4. Gusto na nilang batuhin si David, patayin si David, pero compose pa rin si David. Marami kasing nega sa paligid niya. 2 Corinthians 10:5, thank you Rome, paki-post diyan, ano? We destroy arguments and every lofty opinion raised against the knowledge of God and take
every thought captive to obey Christ. Lahat daw po ng argument. Walang pwedeng magsabi sa iyo na hindi mo kaya ang isang bagay. Because you are a child of God. We destroy arguments and any opinion raised against the knowledge of God. Anyone, if you are sitting beside someone who tells you that you cannot do that otherwise, you have to pray for that person. In Tagalog, ang sabi po dito, ibinabagsak namin ang mga pangangatwiran at anumang kapalaluan na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos. Huwag po nating ikatwiran yung katwiran natin. And you know what happened? The third part, okay? David seek God. David obeyed God. First is seek, then obey. S-O. At alam niyo po ang nangyari, along the way, they found an Egyptian. Sinabi ni Brother Mel kanina, binasa niya sa Tagalog, along the way, na hinahabol nila ang Amalekites, nakita nila ang isang lalaki na nakahandusay. Hindi nila kilala kung sino ito, ngunit pinagkalooban nila ng pagkain. They are even kind, hinahabol nila David, nagmamadali sila para habulin yung mga taong kumuha sa mga asawa at anak nila. Ngunit, nakakita sila ng nakahandusay. Anong ginawa nila? Binigyan nila ng pagkain. They never know kung sino yon. But it turned out that that Egyptian is the key to recover all. Because this Egyptian is the guy, the right hand of the Amalekites leader. Pero iniwan siya kasi sugatan siya. So wala na siyang use, no? Sa kindness ni David, ito ang nagturo kung nasan ang mga Amalekites. God works in mysterious ways, but you have to seek. You have to obey. And what did David do? He moves. You cannot just keep on praying and hearing from God, but you don't work on things. Mga kapatid, four parts po itong istorya na ito. If you are experiencing hard days, first is you seek God. Second is you obey God. Third is you move. You have to act on it. And while moving, mga kapatid, huwag niyong kalilimutan ang pagmamahal, ang kindness. Yes, hinahabol mo yung mga asawa mo at anak mo. Pero may nakita kang nakahandusay na mamamatay na. God is checking your heart along the way. If you are experiencing a bad day, this is the right formula. But God sees your heart. But God will recover everything to you. That is number three. What is number four? Mga kapatid, in part 3, when David moves, he recovered everything what was lost. Ano ang sabi po dito? Let us be clear. Okay? He recovers what he had lost. Pero mga kapatid, let us be clear. David is not doing the revenge. Remember, revenge is not the answer. Kaya kailangan po, i-type natin dyan, no to revenge. No to revenge, mga kapatid. Kung sakaling something is taken away from you, if your objective, if your goal, mga kapatid, is to revenge, the formula will not work. You know what? When I was studying our topic for tonight, bakit nga ba pinatay niya, no? Because Amalekites are enemies of the Lord, eh. In fact, dapat dati pa tinalo na ni David yon. But David
heard it right now from the Lord. In this particular instance, this is the right time. Pero ang tanong ko, Brother Mel, bakit si David nakarinig agad kay Lord? No? Bakit ang ganda-ganda yata ng relasyon nila right there and then nung araw na yun nakadinig siya, habulin mo. But I will recover everything to you. Pwede po kayong magtanong dyan at sasagutin ni Brother Mel mamaya, bakit kaya? Okay? In verse 18, ang sabi dito, David got back everything the Amalekites had taken. Kasi ang sabi ni Brother Mel kanina, nung tinulungan sila nung Egyptian na nadaanan nila, na pinakain nila, okay, itinuro kung nasan yung mga Amalekites. At nagkataong nagpa-party na sila mga dong, lahat ng mga dong doon, no? Nagpa-party nila, sinalakay ni David at napatay niya lahat. And he was able to recover all his families. Verse 19, ano po ang sabi dito? Paki-underline niyo po. Nothing was missing. Small or great, son or daughter, nor anything else that had been taken, David brought everything back. Nothing was missing. I-comment po natin dyan. If you seek the Lord, if you obey the Lord, if you inquire of the Lord, but God will recover everything to you. But God will recover and nothing was missing. Verse 19, that is another promise, mga kapatid. Nothing is missing. If you are reading Bible verses, I encourage you to look for the promises. Napakarami pong promises dito sa 1 Samuel 30. And if I may tell you, Aldous, Sister Jane, and everyone listening here, to those that who are new, Rhea Lynn, ano? At marami pa sa inyo dyan. Kuya Mike, Ate Marcel, na ang Ate Marcel natin na napakabuti at napakasipag magtag. Praise God, no? Nag-recover lahat ni David. Nothing was lost and a great deal was gained. In verse 20, ang sabi niya po dito, he also recovered all the flocks and herds and his men drove them ahead of the other livestock. This plunder belongs to David. Everything that enemy taken away from David were taken back. God gave him a complete victory. Because of what? Because first, nag-mourn siya, nalungkot siya, umiyak siya, pero pinalakas ng Panginoon si David. And you know why? Bakit kaya napalakas agad si David, no? God's promise was proved true. When David inquired of the Lord, God promised, you shall surely overtake. Pero si David, nung binigyan ng promise ni Lord, kumilos si David. The Lord fulfilled His promise, but He used David's actions to fulfill the promise. God's promise didn't excludes David's cooperation. Tayo po, meron tayong role. Ikaw at ako, kapatid, kung baon ka sa utang sa credit card, kung baon ka sa utang sa Meralco, kung baon ka sa utang sa mga rentals mo, you will have to work and labor to extricate yourself from debt and difficulty. You will have to work. Hindi naman po yung work na mahihirapan kayo kasi nga, the direction will come from the Lord. It will be easy. Dapat hindi ka nagsosweat. Padadalan ka ng Egyptian katulad na ito. Pero along the way, pag pinadalan ka ng Egyptian, dapat ang objective mo is magmahal, maging kind.
David recovered everything, but God recovers everything, whatever was lost. In the case of the classmate of my daughter, everybody in Cebu mourned. At least everything that I know, they all weep. I wept. Yes, we will weep. Yes, we will, there is grief. Yes, we will mourn. But we will stand up at palalakasin tayo ng ating Panginoon. Tonight, I know there is someone here listening. God is just waiting for you to inquire of Him. Hindi mahirap, kapatid. You just talk to Him tonight. Lord, can you recover what was stolen of me? Yung nawala sa akin? Maybe lang, ano? Nag-aaral ka sa, nagtatrabaho ka sa abroad, pag-uwi mo, yung mga anak mo may problema. You felt na you lost time. Do you know what, that when you sit down and you kneel down and you talk to the Lord, He will recover. He will give you the best time of your life with your children. Makapangyarihan ang ating Panginoon. Sabihin mo dyan, makapangyarihan si Lord. I-type mo dyan, makapangyarihan. I-type mo rin dyan, mabait si Lord. Lumapit ka lang kasi karamihan ang tingin natin kay Lord. Pagka may kasalanan tayo, hindi na tayo pagbibigyan. No, no, no. Mali po yan. Mali, mali. The more that we have to, different ang ating Panginoon. At bakit nga ba nakakarinig agad si David, Brother Mel? Bakit ganon? Ganon na lang siya kalakas kay Lord. Ano yan? Kasi nga, dito sa verse, ano, no? Yung sa sobrang, ang sabi dito, sobrang nag-aalala si David dahil masama ang loob ng kanyang mga tauhan. So, ibig sabihin, ito mga mandirigma ito eh. Di ba? May mga sandata to. So, low moral yung mga tauhan ni David. So, kung tatanungin niya itong mga to, eh, maaaring mangyari. Yun nandito, nabatuhin siya. Pero ang sinisisi nga siya ng mga tauhan niya, no? Pero hindi niya sinisi ang Diyos kung ano man yung nangyari sa kanila. So, in-inquire pa rin niya si Lord. Hindi niya sinisi ang Panginoon. Kaya, ibinigay sa kanya yung sagot ng Panginoon na, so, habulin mo. No? Kung ano man yung tinatanong niya, sinagot siya kaagad. Kasi nga yung puso ni David, ito yung tinitingnan ng Diyos, ano? Sa atin, ano, kung minsan pag may problema tayo at hindi natin makaya, halimbawa yung girlfriend mo, binasted ka ng nililigawan mo, no? Kasi ang ano natin, para makalimot tayo, ano gagawin natin, no? Magiinom tayo, ganun. Yung lalo yung mga lalaki, magiinom para makalimot. So, iba yung ano, hindi gumagawa ng solusyon na maganda, ano? Hindi niya ipinag-pray o ipag-pray na lang, kundi iinom ka, pagkatapos ng pag-inom, nalasing ka, sasabihin mo, nakalimot ka, di ba? Pero pagka kinabukasan, andun pa rin yung problema, di ba? Yun, hindi ginawa ni David yon. Basta, hindi niya tinanong yung tauhan niya, ang tinanong niya si Lord. Kung Amen. Siya dapat, in-address niya ng maayos yung problema. Amen. Wow. Thank you, Brother Mel. So, in-address niya ng maayos ang problema. At maidagdag ko lang, ano? Maidagdag ko lang, Sister Teresita. David has a long withstanding relationship with our Lord, eh. Before these hard days happen, meron ng relasyon si David sa Panginoon. Kilala niya ang Panginoon. Consistent siyang nagdadasal sa ating Panginoon. Consistent siyang kinakausap ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ni Brother Mel, alam na niya yung gagawin niya eh. Pero kung ikaw ay hindi consistent ang relasyon mo sa Diyos,
na hindi mo lifestyle na tanungin siya. There comes a hard days. Kung ngayon ang problema mo palang ulam, ang problema mo palang pambayad sa electric, small things, may sipon ka. Pag cancer, pinagdadasal mo, pero pag sipon, hindi mo pinagdadasal. We have to be consistent from small things to big things. And that will lead to a very good relationship with our Lord. It's like walk in the park, Lord. Bigyan mo naman ako ng ibang trabaho bukas kasi dinededma ako nung boss ko dito. Baka hindi na kami ang eksaktong dapat magkasama. That's where the journey of recovering is. First, you seek the Lord. Then obey the Lord. Then move on, act on the instruction of the Lord. At ano po yung number four? Because there are four biblical ways in order for us to deal with the hard days. Ano yung napakasarap na ginawa ni David? Kasi ang sabi dito, Brother Mel, nung dumating sila after 3 days, napagod na pagod sila at nakitang nawawala ang mga asawa nila, ang anak nila at ang kanilang mga gamit, pati yung mga sheep nila, lahat ng hayop na inaalagaan nila. Nagdasal si David, hinabol nila, nanalo sila. Nung hinabol nila, 600 ang mga mandirigma. Pero 400 lang yung humabol kasi yung 200, sila ang nagdala ng mga kagamitan. Pero yung mga nega na gustong bumato sa kanya, eto na naman, ume-enter na naman ang sabi. Haring David, bakit kailangang hatian natin yung 200? 400 lang tayong nakipaglaban. Pero napakaganda po ng puso ng haring ito. No, no, no. Everyone will have a taste of the blessing. In the end, very consistent si David. Yung kabutihan niya sa Egyptian, the same ang kabutihan. Yung sinasabi ni Lord na love one another, na si Jesus Christ ang nagsabi, si David pinapractice na niya yun. To deal with the hard days, to deal with the bad days, to deal with the worst day of your life, to recover something that was taken away from you, we need to be consistent in loving our neighbor. We need to be consistent on loving the people around us. This is David. He's sick, he obey, he move, and he share. Mga kapatid, S-O-M-S. Psalms, S-O-M-S. Isulat po natin dyan. He's sick, he obey, he moved, and he share. This is But God episode 8. But God recovers. But all those process, mga kapatid, uumpisahan po natin. But God will strengthen you. But God will answer you. But God will give you instruction. But God is kind to you. And therefore, you need to be kind with others. Tonight is not just but God recovers. Tonight is a lot of but God's power in 1 Samuel 30. I encourage you, mga kapatid, to parallel your story from the smallest to the hardest days of your life. Very sure, in this life, magkakaroon po tayo ng mga valleys because we are living in a fallen world. Pero hanggat maliit pa, practicing nyo na na meron po tayong consistent relationship sa ating Panginoon. Brother Mel, can you give us your last thought dito po sa ating But God Recovers? And if you guys have questions about the life of David in Siklag, type nyo nga dyan yung Siklag, Ziklag. Very important place. Kailangan balikan nyo po ang 1 Samuel 30. Yes, Brother Mel. Ano, ang napakaganda nung senior sa atin ni Sister Rose, no, yung seek, obey, move, and share. So ito yung mga bagay na kuminsan na nakakalimutan natin gawin. Ano? Kapag may problema tayo, kapag mayroong nawala sa atin,
ang tinit ang hinahanap natin kung ano eh, yung masisisi natin eh. No? Pero kung i-address natin ng tama at tatanungin natin ng ating Panginoon, no? Based dun sa nararamdaman natin, magiging maayos lahat, no? So panalo tayo. Kung meron man tayong mga problema ngayon na hinaharap, so si tawagan natin ang ating Panginoon. Kung meron kang utang ngayon, o tatawagan ng Bombay. Kasi sometimes tayong mga tao, ano? Tayong mga tao, pagka may problema, ginagawa natin ng paraan. Ginagawan lang natin ng paraan. Pero yung paraan ng Diyos ang pinakamabuting magagawa natin. Lumapit tayo sa Kanya. At kung kamali man tayo, ano? Huwag tayong ano, kung minsan sabi nga ni Sister Rose kanina, nahihiya tayong lumapit sa Diyos. Huwag tayong mahiya. No? Huwag tayong mahiya. Wow. Praise God. And let us pray po, no? Kuya Jojo, Sister Lani, Sister Myra, thank you for attending. Sister Alicia, join me in praying. Sister Juliet, Sister Alma, Sister Benglab, Kuya Jojo, Kuya Saldi, Sister Jane, Sister Lani, okay? Sister Carolina, Sister Vicky, Brother Ismael Gasmin. Let us pray and talk to the Lord, no? The message tonight is about but God recovers. But before every, I think kasi ito na yung tuktok ng pagkarelasyon mo sa ating Panginoon. That you will not be shaken. You will not be moved if the hard days of your life came. If you are so secured that you know that your God is the most powerful God, nothing will be moved, nothing will be shaken. Hindi ka magagalaw pag alam mo ang katabi mo powerful. David is like that. He was able to recover. Pero hindi siya umasa sa sarili niya. He inquired of the Lord. And from there, umatake siya. Tonight, I pray for victory for everyone. Alam ko po na may mga pinagdadaanan tayo. Nag-uumpisa tayo after the pandemic. May konting problema sa gasolina. May konting problema sa mga prices na mga bilihin. But God, wala pong nagkaiba. Wala pong pagbabago. Makapangyarihan ng ating Panginoon. He is a God that provides. He is a God that heals. He is a God that recovers everything for you. Tonight, I pray for everyone that you'll speak to the Lord at the comfort of your home. Kung present po si Lord sa bahay namin tonight, I'm very, very sure na present sa bahay mo, Sister Carolina, Sister Marcia, Jose Rudo, Sister Alma, Sister Jane, Sister Belen, Sister Teresita, Sister Carolina, Brother Julius, Kuya Salvi, Kuya AJ, and all of you, Sister Myra, lahat ng magre-replay. But God will recover everything. Yung mga pangarap mo na hindi pa nangyayari, nothing is over. It's not yet over until it's over, until God says so. You will recover everything. But God, episode 8, balikan niyo po ito. You will recover and you will get an extra. David got surplus. Maraming sobra, kaya isinyer niya. You and me tonight, I declare that we will recover what was lost. That we will harvest those seeds that we have planted long time ago. That we will have extra. That there will be nothing missing. That everyone here will be blessed, will be abundant. We will be the one to share and we will not beg for anything. I declare na tayo pong mga nagre-red talks,
tayong hinahanap natin ang Panginoon every Tuesday and Thursday, tayong nakikipag-red talks kwentuhan sa ating Panginoon, tayo po ang pinakikinggan ng ating Panginoon at makikinig tayo sa Kanya at ibe-bless niya tayo at magiging blessing po tayo sa maraming tao. You and me, all of you, I declare na wala pong maghihirap sa pinansyal, walang maghihirap sa health, sa relationship, and most of all, everybody will enjoy their spiritual life with Jesus. So tonight, let us pray. Father God, we thank you for your message. Thank you, Lord, for the life of David. Thank you, Lord, that we are able to study 1 Samuel 30. Lord, thank you for what you did in Siklag. Thank you tonight for opening our ears and our eyes. Thank you, Lord, that we can feel you at the comfort of our home. Father God, let this be the day of another intimate relationship with you, that we may be promoted tonight, that our relationship with you will level up once again, that we will enjoy your presence. Lord, I pray that every seed that was planted by my brethren, by these 50 families seeking you and pursuing you every TTH, Lord, every one of them will harvest. Every one of them will be victorious of you. And everyone will be a blessing to many people. We will be the one to share. Because out of what we receive from you, Lord, out of the many things that we will receive from you, we have no choice but to give it away because it is so much. Thank you, Lord. Father God, we love you. And thank you for this series, but God, we pray for our dear mentor, Pastor Willie, who is doing a lot of things in the ministry. We thank you for Josh, for this young man who's been sharing to our Red Talks families. I pray for blessings and blessings for the Chua family. I pray for blessings and blessings for those who are listening here, who is watching here. And most of all, Lord, I pray that we will enjoy you at the comfort of our home. That when we wake up our morning, we will not just keep on asking, but we will say, Lord, what can we do for you? Thank you, Lord, for tonight. We love you. We love you. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Good evening po sa ating lahat. Kwentuhan, kwentuhan, kwentuhan ng pag-ibig ng ating Panginoon. Ano ang ikukwento ni nanay at ni tatay sa kanyang mga anak? Ano ang ikukwento ni boyfriend kay girlfriend? Ano ang ikukwento mo sa iyong best friend and extended families? Lolo, lola, auntie, uncle. Ikukwento mo si David sa 1 Samuel 30 sapagkat napakayaman ng istoryang ito kung saan ni-recover ni Lord what was stolen at dinagdagan pa. He received a lot of blessing and he has no choice but to share. And with that, magandang gabi po sa inyong lahat, Brother Mel. So, magandang gabi po sa inyong lahat. Sana napakarami nating natutuhan dito, ano? At sana so ikwento niyo ito doon sa mga pamilya niyo na hindi nakapakinig, sa mga friends niyo. Mm. Yan yung pupwede nating gawin. Amen. Amen. And meron na po tayong YouTube channel kung po pwede po paki-subscribe naman para marami pong makinabang sa salita ng Diyos. Good night, Sister Alicia. Mahal ko po kayo. Napakabuti po ni Lord. Sister Belen, nako. Thank you sa ating mga text messages. Nakakapagbigay ka ng ngiti sa aking mga labi.
Tita Juliet, good evening. Sister Anita, thank you so much. Talagang pag-uusapan natin ulit si David, Sister Anita. Pastor Sunny, salamat po, Kuya. Salamat po. Sister Marcel, I praise God talaga pong si Sister Marcel ay ginagamit ng Panginoon para tulungan tayo. Siya lagi yung nag-o-opening. Sana po you can help Sister Marcel in tagging and sharing. And I see you naman talaga lahat is tagging and sharing. Right, Sister Jane? Praise God, praise God. Normally po, we open the live 5 minutes before 7 so that we can start exactly 7. Sometimes 7 minutes before 7, pinopost na po namin yung countdown at saka po yung verses for the night. Sister Teresita de la Cruz, thank you for watching. God bless you. Sister Lani, victorious tayo kumare, no? Kailangan, panalo tayo palagi. Okay? Magandang gabi po. Sister Carolina, Jane, good evening. Yan. Sister Beng, anong oras na ba dyan? Okay? So good night po. Mahal po namin kayo. And see you next Tuesday for the episode 9. And of course, Thursday next week, yung bring to the table na po natin and communion elements. I-prepare natin yan Thursday of next week. Good night. Mahal po namin kayo. Purihin po ang Diyos. Jesus loves you. Good night. Good night po. Good night. Good night.